Kahapon, tinalo ng pagpapalit ng liderato sa Senado ang lahat ng mga balita. Alam po ninyo, napakaraming issue po kahapon o balita na dapat mapag-usapan ng sambayan ng Pilipino, pero na-focus ang ating attention kinalaunan sa change of leadership sa Senate of the Philippines. Ilan sa mga balita na na-miss po natin pag-usapan ay yung secret dealings daw ng Duterte sa China sa panahon ng pamumuno nito pong si Rodrigo Duterte. Inimbestigahan na po yan, sinimula na yan sa House of Representatives at nagkaroon din po ng hearing kahapon sa committee na pinamumunuan nitong si Ronald De La Rosa, ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kung saan ika-apat na po ito para po sa tinatawag niyang PIDEA leaks. At napakarami pa pong mga balita na hindi na po natin masyadong napukusan dahil po nagulat tayo sa pagbabago sa Senate Presidency sa Senado. Kahapon sa isang sesyon, special session po ito para lamang sa change of leadership, formal na pong inukupa nito pong si Escudero ang pagiging Senate President. Pinalitan niya po ang dating Senate President na si Mig Zubiri. At sa talumpati nitong si Mig Zubiri, binanggit niya po ang mga pangalan na until the end, ika nga niya, ay naging loyal po sa kanya. Sino-sino po ang mga senador na hindi po bumitiw sa suporta para po dito kay dating Senate President Mig Zubiri? Ito ay sina Joel Villanueva, Lauren Legarda, si Cynthia Villar, Sunny Angara, si JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, at saka may nakalimutan pa akong isa. Bali, pito po sila lahat eh. Paki-remind nyo nga ako mga tol kung sino po yung nakalimutan ko. Pito po silang lahat na hindi po bumitaw sa si Ronald De La Rosa, naalala ko na, dito kay dating Senate President Mig Zubiri. At dahil po dyan, masama po ang loob nitong si Zubiri sa mga itinuring niya daw pong kaibigan na ayon sa kanya, ginraiduro daw po siya. Pero ganoon naman talaga ang politika. Walang permanenteng kaibigan o permanenteng kaaway, kung hindi permanenteng interest lamang. At ang interest daw po na yan ngayon ay may mga kumakalat na video sa internet tungkol daw po ito sa pagkakabukulan. Pero uunahin ko na po sa inyo, baka sabihin ninyo nagpapakalat po tayo ng fake news. Ito po ay wala pong pinaghuhugutang mga ebidensya. Sa madaling salita, maaari po itong paninira lamang o fake news. Unfortunately, kalat po ito ngayon sa internet at ito nga po ay tinalakay kanina sa programa ni na Anthony Taberna dito po sa DZRH or Dos for Dos. At dahil po dyan, panonoorin po natin at re-reaksyonan natin ang still ongoing live nila kani-kanina lamang. Ano? Kasi ngayon naka-live pa rin sila pero kani-kanina lamang na pag-usapan ito at naging bisita din po nila dyan yung isa sa ini-involve na senador, walang iba kung hindi si Senator JB Ejercito. And we are hoping na sa lalong madaling panahon magkaroon na po siya ng time sa atin at mai-interview po natin si Senator JB Ejercito sa ating programa. Abangan niyo po yan, mga tol. Kausap ko na po yung kanyang staff tungkol po sa bagay na yan. Pakinggan natin ang kumakalat ngayon na video kaugnay daw po sa bukulan na nangyari dyan po sa Senado. Pero again ha, wala po itong pinaghuhugutang ebidensya, pero kalat po sa internet, kaya pag-usapan po natin. Si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa sa inyo ang Dos for Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Kumusta po kaya ang mga kababayan nating sumusubaybay sa Senado? Teka lang. Ano araw ba ngayon? Friday? Di ba? Tuesday lang ngayon, tama ba? Bakit pagkakamali ba ako nadinig? Anyway, tuloy tayo. Tagal-tagal na tayong hindi nakakakita ng kudita. Kudita ito. Kudita to. Ito sa mga hindi ho... Kasi tahimik naman. Tsaka ito yung bloodless coup. Bloodless coup. Totoo kong bachero. Bloodless coup. Ang kudita kasi ay... Di ba sweep attack? Na sweep attack itong si...
dating Senate President Mig Zubiri, pero hindi naman sweep attack sa party niya pala, no? Kasi alam niya naman eh. In fact, sa kanyang salita, nanggagaling yung mga pagsuporta daw in just a couple of hours, biglang naglaho na. Noong Saturday daw, talagang kausap niya pa ang mga senador na inaakala niyang sumusuporta sa kanya, pero kinabukasan, tinutukoy niya, Sunday, hindi na raw po ito sumasagot sa kanya. Kaya, total, wala na siyang suporta. Para naman graceful exit na rin dito kay Zubiri, eh, siya na po ang kusang nagbitiw sa kanyang pamumuno bilang Senate President. O, tuloy natin ang pakikinig dito. Kasi interesting talaga ito, mga tol. Kaya nga, kung na-clickbait man kayo, dyan po sa atin sa titulo, eh, pagpasensyahan nyo na. Pero may patanong naman po yan. At daw nga, eh, nagkabukulan daw sa Senado kaya natanggal si Senator Zubiri sa pagka-Senate President. Totoo kaya ito? Hindi naman siguro clickbait yan. Nagtatanong po tayo dahil napanood ko po dito sa programa ni na Anthony Taberna eh. Tuloy po natin ito. Nangyayari o nagtatagumpay pagtahimik. Pero kapag ka na kwento-kwento, ay magkukod ka bukas ah. Ah, yun pala yun. Ano sabi ni Ricardo Eusebio, pride yun, sabon, hindi Friday. Ah, ganun ba? Sige, sige. Asahan mo, magbibilangan ha. Asahan mo. Oh, wala yun. Walang mangyayari dyan. Oh. Wala yun. Eh, ito, tahimik talaga eh. Walang... Wala man lang nag-leak. Wala, totoo. Maganda ang pagkakakwento eh. May, maski yung nakakaalam. Nagulat talaga tayo dyan. Totoo yan mga tol. Kasi alam po ninyo, hanggang sa natapos yung talumpati nitong si Senate President Mig Zubiri. Ay hindi. Ang una-una pa lang naghayag itong si Angara. Si Angara ang nagpahayag eh, na si Escudero na ang Senate President. Pero hanggat hindi sinabi yon itong si Angara, wala talaga tayong alam eh. Kahit yung mga reporter na nandiyan po sa Senado, hindi nila alam kung sino ang papalit. Rumors lamang, walang katiyakan. Pero rumors lamang na si Escudero ang papalit. At nagkatotoo nga, ano? Pero ang galing talaga ng pagkakakudita nila kay Mig Zubiri. O, ngayon, tuloy po natin ang ilan sa mga conspiracy theory sa likod daw po ng kudita na yan. Tuloy natin ito. Balita naman ito, kaya wala pong fake news dito sa pinag-uusapan po natin. Ang fake news dito siguro, o fake information, yung ipe-play nilang video mamaya. Nakausap ko mismo nung araw na nangyayari yung... usapan noong Sabado. Noong Sabado. Eh, napiigil niya ang kanyang sarili alam para kasing, sabihin sa alam akin. Alam kasing kukwento mo sa akin eh. Dapat nasabihin mo naman sa akin. Atin lang ito. Kumbachero, atin lang ito. Huwag mo sasabihin sa iba. Tapos sasabihin ko naman sa kakilala ko. Pare ha, sa atin lang ito. Sa'yo ko lang sinabi. Sa'yo ko lang sinabi. Ayun nga. Kaya mainam din naman. Talagang walang... Walang pumiyok. Kaya nung nag-usap sila kahapon ng umaga, yan, kumbachero eh. Nagkaalaman na, pinagpakitaan ayon sa ating lakay-dayo. Sumideline na naman. Yung bubuit mo. Sumideline. Nung nagpakita na ng isang resolusyon, may bilang na eh. Parang resolution declaring all seats vacant. Ayun, ganun. Yun naman lagi eh. Eh, tapos may mga, kausap ko lang ito noong Sabado. Sabi niya, ang sabi eh, boss, bata mo ko! Walang iwanan, boss! Ako ang pinakahuling mang iiwan sa'yo kung mangyayari man yan. Kaya ang sama ng loob ni Zubiri. That will never happen to you. That is next to impossible, boss! Bata mo ako, boss, minuminuto. Sa lahat ng mga balimbing, ganyan na yung sinasabi. Kaya sabi ni Senator Mig Zubiri, ang dahilan kung bakit... Panoorin natin ha, ito yung pagbubulas ng sama ng loob nitong si Zubiri. Halaga. Pakinggan po ninyo ito. Nasaan na ba yung timestamp natin dito? Yan. Yes, how betrayed do you feel, no? Kasi sinabi niyo na... parang medyo may nasa-sense po kayong parang pinagkakaisang kayo sa Senado. I mean, how do you feel at this point? Alam mo, ako siguro pinakamalungkot dito sa pangyayaring ito. I was one of the
supporters of UD Team. I was one of the supporters of the Digong Marcos matchup and coming together united for the country. Tapos nagkaroon po ng yung awayan, bangayan, at na yun nahati-hati na. I'm a victim. Nasa gitna po ako eh. Sinabi ko po to sa hearing na ni Senator Bato. Sabi ko, may galit sa akin yung isang grupo dahil meron ako mga sampina sa kanilang mga leader. Galit naman din ako ang grupo na ito dahil pinapayagan kita makipag-hearing na yun. So parang nasa gitna po ako. Kaya okay lang sa akin yan dahil ang pinaglalaban ko ang institusyon. Dahil ang institusyon ang napakahalaga. Being the last bastion of democracy, talagang inirespeto ko po ang traditions ng ating Senado. And because of that, siguro may nagalit sa akin, may nagtampo sa akin, and ito pong kalagayan po natin ngayon. But I would like to thank, gusto ko pong pasalamatin yung mga kasamahan ko. Okay. Na, yan ha, napakinggan naman natin kung sino yung mga kasamahan niya na yan. Balik tayo dito sa kumakalat ngayon na video sa internet. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Heartbroken. Yung kausap ko pa nung Sabado eh, sabi niya. Talaga, eh. Kausap ko pa nung Sabado, tapos nakita daw niya nandun sa kabila. Ganun talaga. Kasi hindi, yan, broken-hearted man si Senator Ming. Lilipas din yan. Alam naman niya ganyan talaga ang buhay nila. Talaga, ganyan. Wala namang kanya. Kaso lang, masaklap, Anthony Taverna, saka sino ba itong kasama niya na host? Pasensya na, di ko po tanda ang pangalan. Eh parang meron yatang take 2 ang Vic Rodriguez at Trixie Cruz Angeles. Eh, kasi tinanong itong si Subiri, nitong si Vicky Morales kung meron pa bang suporta o ini-enjoy pa ba ng ating Pangulo ang suporta mula sa kanya. Ito po yung kanyang naging sagot eh. Does the President still enjoy your support at this point? That's for another discussion. Di ba? Natahimik na siya. Hindi niya na masagot kung susuportahan niya pa ba ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya broken-hearted talaga. Hindi, wala naman kayong muhon dyan. Eh. Wala naman. Yun yung muhon na ililipat. Eh. Nakailan taon din ba siya? Dalawang taon. Senate President. Oo, tama, Rombachero. Kaya nga ang nakabanggit dito sa pambungad natin na binanggit daw ni Senator Zubiri, mga issue ng chacha at pagdinig sa tinatawag na PIDEA leaks. Ang kabilang daw po sa mga nag-trigger para siya ay sibakin bilang Senate President. Uh-oh. Eh yun lang nga lang kaya. Yun nga kaya. Yun nga kaya. Baka naman nalilimutan ng ating ginagalang na si Senator Mig Zubiri yung kanilang performance. Salamat si Jerry Baha pala. Thank you so much. Kasi lagi ako nakakapanood sa programa lang ni Anthony Taverne. Yung kanyang YouTube channel saka Facebook page. Sorry, Jerry Baha, no? Salamat po sa impormasyon, mga tol. Performance, siyempre. Performance. And siguro, yung dalawang taon na siya ay Pangulo ng Senado, ilan na ba ang panukalang naging batas ayan, isa yan, na ginawa ng Senado? Performance. Mga batas na yan, tinitingnan niya ng mga tao, ng mga sumusubaybay at nakamasid sa Senado. Pero kung yan ang pagbabasihan para siya isibakin, sa mga kapwa niya Senador. Pass forward kaya natin. Pero hindi, tsagain na lang po natin yung mga sinasabi nila. Total, maganda naman yung mga komentaryo. Ano? At ito po ay nakikiusap tayong gamitin. Ay, hindi pala. Ginagamit ko, hindi pala ako nakiusap. Sorry po. Ginagamit po natin ang kanilang video mula po sa DZRH News. Ano, fair use naman itong ginagawa natin. Reaction video po ito. Kaya wala po tayong nilalabag na batas dito. O, credit goes to DZRH News Television YouTube channel dahil po sa paggamit po ng kanilang video. O, kasi mamaya-maya, ipe-play nila rito mga tol yung nagkabukulan daw. Sa nang tatanong kung ano ba yung nagkabukulan, ipapaliwanag din naman ni Anthony Taverna dito kaya tuloy lamang po natin pakinggan sila.
Doran. Baliwala yan. Baliwala yan. Wala yan. Walang kabulahan. Wala yun. Walang kabulahan. Ang isang ang... Pinipilit ko nang magpanggap na yun ang nahinalaman doon. Eh hindi nabanggit ni Senator Mix yung naging issue nitong mga nakakaraan tungkol doon sa pondong pondo ng Senado o pondo ng mga senador. Ang tindi noon eh. Tindi. Ang tindi. Ang laking... Nagtampo talaga. Maraming nagtampo doon. Ang laking pagtatampo ang nangyari ho sa mga senador kay Senate President Mig Zubiri. Lalo pa, may mga kumakalat na mga video. All you need is pride! May commercial. Ano yon? Bakit may ganon? Tuloy tayo. ACS. Nakamali ba ako ng pindot o natapos na yung live streaming nila? Sandali ah. Bakit nagkaganon to? Sandali ah. Ay, nag-cancel eh. Wala sa report namin. Naku, nawala yung pinapanood natin. Sandali lamang mga tol, babalikan po natin yung programa. Dito tayo. Nawala, nawala yung inaantay natin eh. Si Senator JB na ito eh. Oh. Live kasi ito eh. Yan, tuloy natin. Saan ba banda rito yun? Dito ba yun? Dito? Nawala naman, sayang naman. Sandali mga tol ha. Ayoko kasing i-play doon sa mismong origin. Dito lang tayo mag-play sa programa nila para hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kasi binalita nila eh. Diba? Tayo naman ay hindi magre-react kung hindi binabalita sa mainstream media eh. Kaya maingat po tayo sa mga ganyang bagay mga tol dahil ayaw po nating maging bahagi ng pagpapakalat po ng kasinungalingan. Ano? Dali ah. Bigla na lang kasing nag-pride eh. Tama yung sinasabi kanina nung isang manonood natin. Yung pride pala, eh, sabon pala yun. Sorry, di kasi ako nakakapaglaban eh. Nasaan na ba banda yun? Huh? Sayang naman no, kung kailan malapit na tayo doon sa punto na ipapakita na nila yung kumakalat na video eh doon naman tayo nawala. Oh, wala na. Hindi ko na makita sa timestamp. Live kasi to eh. Di bale sa replay tatanggalin ko tong delay na nangyari ano mga tol. Ikakat ko ito sa replay natin. For the meantime, pagtiyagaan nyo lang muna. Huwag po kayong aalis. Kasi napakahalaga na matalakay. Ayun po yung gist ng topic natin eh. Ng live stream natin na ito eh. Tapos yun pa yung mawawala. Tama ba? Ito ba yun? Nakabuntis at ang... Hindi. Ito yun eh. Oh. Kaya... Si Sir Erwin Gatchalya na to eh. Si Senator JB na ito. So, tingnan niya natin. May mga nag-text pa sa kanya na nagsabing, "Boss, bata mo ako." Ah, 100% ang suporta, pero isang araw lamang, eh bumaligtad lahat. Ayun. Eh, kumpadre. Kami ay nagkikwentuhan bilang seatmates. Ang kalu ang kanyang luha, kinilalari, naging rock. May sinubmit na sila sa ombudsman. Meron na. Mango King. So, nagtampo talaga. Maraming nagtampo doon. Ang laking pagtatampo ang nangyari ho sa mga senador kay Senate President Mig Zubiri. Lalo pa, may mga kumakalat na mga video tungkol doon eh. Yung bukol daw, bukol. Bukol, Nagkabukolan daw sa Senado. Grabe. Yung palang... Ano ibig sabihin ng bukol? Pagkayo... Eto, kumakalat na video. Ayokong sumausaw sa pagpapakalat ng fake news. Ah, kaya ginamit po natin ang programa nitong sina Anthony Taberna at Jerry Baha para galing po sa mainstream media. Kita nyo naman lahat po ng mga nire-reaksyonan po natin dito galing po sa balita. Hindi naman po kung kani-kanino lamang. Maliban yung mga reaction video natin para ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos na ang source ng mga fake information ay si Maharlika. Pero other than that, sa mainstream media po tayo nakabase. O, tuloy po natin ito.
Yung mga nakikinig sa atin, baka hindi na hindi makakala nila, yung umuumbok lang sa ulo yun. Oh, merong halimbawa, may ibinigay na... may binigay na pondo para sa grupo, para sa isang grupo. Sa grupo. Eh, siyempre, isa lang naman ang tatanggap doon. Isa yung pinaka... Sa mga hindi nakakaintindi ng Bukulan, yan po, pinapaliwanag po nila... nitong si Anthony Taberna at Jerry Baha. Pero sa madaling explanation, merong dapat na makakarating sa iyo, hindi ibinigay sa iyo. 'Di ba? Kaya binukulan ka nung kasama mo. Halimbawa, yung boss nyo. O kaya kung sino man, merong pondong ibinigay para sa iyo 'yon. Regalo, something like that. Ang ginawa nung kasama mo, instead na ibigay sa iyo, hindi binigay sa'yo. O kaya naman, ang binigay lamang sa'yo, partial o maliit na halaga instead doon sa totoo o malaking halaga. O, yun po yung mga uri ng Bukulan na tinatawag. O, tuloy po tayo rito. Commander nila o leader nila. O yung Mayores. Mayor de Mayores. Siya ang tatanggap. Siya ang kausap. Magbigay. Adi, nakuha niya. Ipamimigay niyo dahil alam nung nagbigay na yan eh equally distributed para sa lahat. Eh ang ginawa eh malaki yung tinabi sa kanya binigyan ng mga malaki yung tinabi sa kanya tapos binigyan yung katropa niya ng medyo ano din pero yung karamihan kakarampot lang. Kaya nung nalaman ng mga pumutok. Yung ganun yung Bukulan ha, sa karamihan para maintindihan niyo para maintindihan niyo. Nalaman nung mga kasama na dapat ay makatanggap din. Opo, in the spirit of fairness, ika nga, ito pong sinasabi ni na Anthony Taberna ay kumakalat lamang na video sa internet. Hindi po yan kompirmado na may katotohanan. In fact, sa bisita po nila rito, i-deny po iyang alegasyon na yan. Pero siyempre, hahangarin po natin na kinalaunan magpahayag mismo ang pinagbibintangan dito, ang sinisiraan, ika nga. Walang iba kung hindi si Senator Mig Subiri. Kasi ang magsasalita pa lamang mamaya na magde-deny dyan ay ito pong si Senator JB Ejercito. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Nalaman nilang sila, ano lang pala, mugmug na lang pala ang nakuha nila. Simi na lang. Magwawala yung mga yun. Parang ganun daw ang nangyari dito sa Senado. Lalo pa, pag napanood nyo na ba yun? Kumakalat nyo sa social media. Kumakalat nyo yun eh. Trending. Kung ilang million daw ang views niyan. Napasahan din ako eh. Tingnan nyo nga, panoorin nga natin. Take it away. Hoy! May bago na naman tayong kwento tungkol sa dakilang boy Bukol ng Senado. Yes! Ang sabi ng mga matatanda, hindi Bukol ay hindi bubukol. Pero sa Senado, kapag may Bukol, may bagong chopper ka na, may bagong mga resort ka, at may mga brand new house grabe ka pa yung... sa Force Park at sa Das Marinas Village. May mga picture po. Ang lupit mo, pre! Yes! Nagulat ka, no? Anyway, ang kwentong ito ay continuation ng eksenang Bukulan sa ating Philippine Senate, ang SISTE. Pero pansinin natin kagad yung video, ano? Well-versed yung script ng vlog, tapos well-edited. Kaya ito ay gawa talaga ng isang magaling na content creator o well-funded ang video na ito sa madaling salita. Kasi alam naman natin, ako katulad ko, di ako marunong mag-edit. Basta ikakat ko lamang at okay na yan. Pero kung magbabayad po ako ng editor, aba, ang sahod niyan, mga nasa 20 to 30,000 per month. Eh ito, hindi naman siguro ganito kaganda yung pagkakagawa ng video nito. May mga... ano bang tawag dyan? Sa ulo sila. Tapos, may mga soundtrack pa na ginagamit at kung ano-ano pa. O kaya may nagbayad talaga rito sa video na ito. Sa madaling salita, maaaring either paninira ito kay dating Senate President Mig Subiri o sa kabilang banda, baka may pinaghuhugutan na katotohanan ito na dapat na malaman ng taong bayan kung ano ba talaga.
Kaya natin tinatapit ito. Tuloy tayo rito mga tol. Pinukulan ng mano ni Senate President Mig Zubiri kasabwat ang kanyang dakilang alalay na si Mr. Pidapscam Senator Joel Villanueva ang kanilang mga kapwa senador. No, mabibigat ang mga aligasyon dyan. Boy Bukol at 30 Bukols naman ang napunta sa kanyang sidekick. Yes, yes, yes! Parang ang hirap naman paniwalaan, ano? Pero yung mga 50 billion pesos ang pinag-uusapan, saka 30 billion pesos ba yun? Saan kukuha yung Senado ng ganung kalaking halaga nang hindi malalaman ng kanilang counterpart na House of Representatives, di ba? Kaya parang ang layo sa katotohanan ng mga nakikita po natin sa video. Anyway, tuloy tayo sa pinanonood natin. Siyempre pa, shopping to the max itong si Boy Bukol. Proud na proud pa nga ang kanyang katropang si Senator JB Ejercito sa kanyang Facebook page dahil nagkaraket pa siya noong sinabit siya sa isang air and defense show sa Singapore. Sa mga hindi nakakaalam, ay nag-aahente kasi itong si Senator JB para sa kumpanyang Airbus na isa sa pinakamalaking aerospace company sa buong mundo. At ito na, dahil mucho dinero, itong si Boy Bukol ay bumili ng isang Airbus helicopter na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 180 million pesos. Grabe yung mga aligasyon dito, mga tol, ano? Ang daling patotohanan nito at pabulaanan. Dito makikita natin kasi imposible na ang mga ganyang transaksyon walang paper trail. Grabe yan, pinag-uusapan dito, bilyong-bilyong halaga po ng properties. Sige, tuloy tayo sa panonood ha. Ito muli ay kumakalat lamang na video at wala po itong katotohanan. Lilinawin po natin yan, wala pong katotohanan except siyempre, kung ang nag-aakusa, sinasabi nilang totoo yan, nasa kanila ngayon ang burden para patotohanan ang mga allegation po nila sa video na ito. Oh, di ba? Happy pa rin si Senator JB dahil kahit na bukulan siya, ay may komisyon naman siya sa kanyang chopper deal with Boy Bukol. Yes, yes, yes! Totoo rin kaya na maliban sa nabiling Airbus H-125 helicopter, ay nakabili rin si Boy Bukol ng isang Bell 205 helicopter. At eto pa, namakyaw di umano si Boy Bukol ng mga resort sa isla ng Camiguin. Not just one, not two, but three na magkakatabing resort ang binili ni Boy Bukol courtesy of our people's taxes. Wow na wow! China oil! Ang sarap talaga ng buhay na maging SP, di ba? Hindi lang yan. Nakabili din umano si Boy Bukol ng mga bahay sa loob na... Ngayon mga tol, kung maaalala ninyo, merong kumalat na YouTube ads. Ang topic naman ng paninira doon ay si Senator Amy Marcos. Hindi kaya ang gumawa ng video na yon at saka video na ito ay iisa at ang intention ay gibain ang mga senador na ito? Di natin alam yan, ha? Nagtatanong po tayo. Pero parang parehas ng parehas kasi ang datingan ng kanilang pag-edit, yung script nila, sino kaya ang nasa likod ng video na ito? Tuloy tayo rito mga tol. Ng Forest Park at sa katabi ng Dasmariñas Village at madalas siyang namamataan ng mga mariter sa loob ng Santuario de San Antonio. Ano yan? Ang papasalamat kaya siya sa kanyang 50 billion blessings? O baka humihingi siya ng tawad sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Sige nga, i-deny mo nga yan. Wow ha, Morling, para Morling, lang siya humihingi ng pastinil sa kanyang pagsashopping spree. Balato naman dyan, SP. Naba po ba ito? Nawawa naman lang mga nabukulang senador ni hindi sila binigyan ng helmet na panlaban sa Bukol. Yes, yes, yes! Parang si Morling, yung boses. Oh, mayroong nag-comment na isa nating follower, di ko nababanggitin ang pangalan ha, pero basahin ko, paki-delete mo na lamang after kong basahin. Sabi niya, "Tol, totoo 'yan na may binili silang property dito sa Camiguin, malapit lang sa lugar ko." I-delete ko na 'yan ha, binasa ko lamang. delete natin, baka magka-problema ka, ate. Ayun oh. Tuloy tayo dito sa pakikinig. Nagon. Yeah! Yes! Oh, parang ganoon, parang ganoon. Parang pinaghalong Morley at Ambet Nabos eh. Si Ambet Nabos. Ito po ay kalat na kalat ngayon sa social media.
Malamang yung ibang mga ito, mag-disclaimer tayo dito, Kumbachero. Ito po ay kasama ako sa disclaimer po ninyo, Anthony Taberna, kasi nire-reaksyonan ko po yung ibinabalita ninyo. O, sige, pakinggan natin yung disclaimer ni Anthony Taberna. Mabigat to mga allegation ito. Allegation na ginawa nilang ang presentation ay parang mas para siguro mas maintindihan nung mga tao. Ayan, ginawa po nilang ano tawag, animated. Eh ako, hindi ako naniniwala diyan hanggat wala tayong totoo 'yun. Ako personally, Kumbachero, maniniwala. At tayong lahat dapat ganun. Huwag tayong basta maniwala po dyan hanggat wala pong matibay na ebidensya. Kasi inaakusahan po nila ang mga taong kilala naman natin na ibinoto po ng taong bayan. At isa po ako sa bumoto sa kanila. Tapos sa ganyang video lamang, magigiba kagad yung napakaraming mga magagandang bagay na nagawa ng mga binoto natin na yan. Kung meron mang mga differences sa ngayon dahil hindi umaayon sa ating naratibo yung ginagawa nila o sa kagustuhan po natin yung ginagawa nila, eh wag po natin kalilimutan still ang mga ginawa po nila sa ating bayan sa nakalipas po na napakahabang panahon. Ngayon, balik po tayo dito po sa programa ni na Anthony Taberna. At ngayon, hanapin naman po natin ang interview nitong si Anthony Taberna dito po kay JB Ejercito, kasi si JB Ejercito po, si Senator JB Ejercito, ay isa po doon sa mga inaakusahan na may kinalaman daw po dyan sa Bukulan na yan at pagbili-bili daw po ng mga properties. Kaya nararapat lamang siguro na mapakinggan din po natin kung ano po yung panig naman nitong si JB Ejercito. Hinahanap ko lamang muna mga tola, kasi live po ito kanina kaya hindi po natin na ma-timestamp pa eh. Okay? I-mute ko lang muna tapos puntahan po natin yung bawat ito tayo. Hanapin natin yung interview nila kay JB. At pakinggan po natin ano po ang masasabi ni JB Ejercito dito po sa issue na ito. Okay, ito na. Total naman, special mention kayo ni Senator Mix sa kanyang valedictory. Ano po ba talaga dahilan? Ba't biglaan, nagkabiglaan tayo? Napalitan po ang Pangulo ng Senado? Kayo na po magsabi sa amin. Well, nakakalungkot, Katunying, no? Tsaka Bok Jerry, dahil alam niyo, sa totoo lang, hindi dahil ako'y party ng liderato, hindi lang deputy majority leader, hindi lang dahil kaibigan ko si S. Wicks at kagrupo ko sa seatmates, pero si Senate President Wicks kasi talagang ano yan, no? Pag may basher, alam nyo na lalabas. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. Gusto niyo ba palaging nakikita si Itok-Utok? Kung gusto niyo palaging nakikita si Itok-Utok, manawagan lang po kayo sa mga basher at magkomento lamang sa programa ni Top 1 at lalabas po automatic si Itok-Utok. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Matino, maayos at nakita niyo naman na siguro binanggit niya lahat ng senador, hinayaan niyang maging independent, no? Dahil niya po ang karakter ng Senado, bilang last bastion of democracy, sabi nga 24 republics yan, hindi mo talaga pwedeng diktahan. At palagay ko siya na rin ang pinaka kahit sa mga mga Senate staff, no? Talagang mahal na mahal ng lahat yan, nagalante yan, kung ano dapat na ibigay para sa mga empleyado, sa staff, binibigay niya, no? So, kaya sa tingin ko, isa sa mga pinaka-ako, nakatatlong Senate President, nakaapat na po ako na naging Senate President, naging Senador ako. Lahat naman maayos po yun, pero sa tingin ko si SP Mix ang isa sa mga pinaka-matino at maayos, no? Dahil talagang
ano, talagang pag nag-uusap po kami, no, ito sa totoo lang, pag kami ay nagkikwentuhan bilang seatmates, hindi namin pinag-uusapan yung mga allegation na projects, gano'n. Ang pinag-uusapan namin kung ano ang pwedeng magawa at maitulong. No? Mm. Talagang agenda, lalo na pag nag-uusap ko ng Madjo, laging madalas pinag-uusapan namin kung ano yung mga dapat gawin. Oh. Pero anong sa palagay mo, Senator JV, ang pinakamalaking dahilan bakit nagkaroon ng ganyang pagbabago, pagpapalit? Well, unang-una, nung sa charter change issue pa lang, no, yung People's Initiative, mula December nagsimula yan, lalo nang uminit yung January, yung bangayan ng House at ng Senado, mukhang doon nagsimula yung ano eh, yung ku-attend mo na si, dahil hindi makuha ang Senado na pumayag doon sa House sa People's Initiative, mm-hmm, ay nagdoon ang unang nagkaroon ng pagtatangka ng kudeta sa Senado, no? Talagang gusto palta si Exo Mix kasi nga hinahayaan nila niya ang Senado at hindi din nadidiktihan. Tapos nagtuloy-tuloy, akala namin na naglaylo na, siguro ito na yung pinakahuli dahil dito sa hearing ni Sen. Bato tungkol sa Tidea Leaks, no? Palagay ko ito na yung last coffin, no? Last nail on the coffin, ika nga. Last nail. Dahil hindi daw napigilan ni Senate President Nick Zubiri ang hearing na ito ay mukhang doon nagsimula yung plot against him, no? Dahil yun na palagay ko ito na yung huli. Pero sa huli, ang dapat sasigin nila kapwa nila senador, di ba? Kasi kahit gustuhin man ayon sa paniniwala nitong si Mig Zubiri nang sinasabi niyang mas makapangyarihan sa kanya, ikatlo ang Senate President sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ibig sabihin, si Sara Duterte ang ikalawa at si Pangulong Bongbong Marcos ang una. O gustuhin man ni Sara Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos, eh kung ayaw naman ng mga senador, walang magagawa si Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pero alam po ninyo, dito sa nangyari, makikita po ninyo rito na simple lamang yon. Ayaw ng mga kapwa niya senador, majority sa kanila, sa pamumununa nitong si Mig Zubiri. Wala nang dapat sisihin dyan. Ang sisihin lang nila dyan, ito pong mga kapwa nila senador. Ganun lang po kasimple yan. Dahil nagpa-impluensya sila eh. Diba? Kung sakasakali man na meron talagang totoong tao sa likod niyan, nag-decide pa rin ang mga senador. Sila pa rin ang dapat sisihin. Walang kung sino mang tao sa likod na dapat sisihin yan, kung hindi ang mga senador na hindi kumampi sa kanya. Pero sabi nga, hindi naman pagtatraidor siguro kung sakasakaling nakita ng mga tao na ito na hindi nakarapat-dapat bilang pinuno ng Senado, ito pong si Mig Zubiri. Nang pinaniniwalaan mo talagang, Senator, dahilan talaga? Sa tingin namin, dahil kami po sa Senado naman at alam naman po namin ang dami ng bawat isa, no, at ng empleyado, na maganda na paayos naman talaga ang sinato na ngayon, hindi rin namin akalain, no, na makakabuo, no, na sa bagay. Kasi kung talagang yung bilang lang, maraming senador ay talagang satisfied, eh, kasi nga hinahayaan ni SP Mix na maging independent lahat. Kaya lang talaga pag may external forces na ang pumasok, eh syempre iba na yun, no? Mabigat na factor na po yun. Pero, Senator JB, ibig sabihin ba, parang mga tuta ang mga kapwa mong senador dyan na kapag inumpluensyahan ng asong malaki, eh susunod na. Ganun po ba yun, Senator JB? Kasi parang ganun ang nangyayari. Hindi naman mapapalitan si Senate President Mig Zubiri kung hindi dahil bumoto against sa kanya ang karamihan sa mga senador ngayon dyan sa Senate of the Philippines. Pero sino po ba yung sinasabi ni Senator Migs na nangako pa sa kanyang parang, boss, bata mo ako. Bata mo ako, boss. Walang iwanan dito, boss. Minuto. Kahit segundo, bata mo, tapos bigla daw bumaligtad. Sino ba yung mga yun? Marami actually eh. Marami kasi inuuna solid yung core group namin eh. Siguro 14, 15.
Kasi yung pinaka-seatmate stock, mga 8 na kami mismo eh. So, konti na lang. So, matibay naman yung iba. Kaya lang, siyempre, kapag iba na, we have to tell the truth, no? Kapag ang powers that pinaka-nakialam, siyempre, ibang usapan na po yun, no? Siyempre, may takot din yung mga yan. So, siyempre, pag inisa-isa, tinrabaho eh. Oh, Senator JB, sinasabi mo bang gawa tayo ng issue na natatakot itong mga bumoto against kay Senate President Mig Zubiri, dating Senate President Zubiri. Sana ma-interview natin na ng personal itong anong kahit sa live streaming ano, para yung mga sinasambit niya rito matanong natin. No, so tsaka sinindihan din, may mga kasamahan kami na involved sa unang coup attempt. Mm-mm. Na siguro obviously House initiated ito ng House leadership. Sila pa rin yung nagsulong, no, na sinulsula. Nakita ko ngayon pinadala ni Boc Jerry na mga video. Obviously ginastusan ito, no, na talagang hindi ito ano, chip na gawa-gawa lamang. Obviously, marami ito. Nabasa ko ito. Tsaka, sa akin na hindi dahil kasi nadamay pa ako doon. Napaka-rumi talaga ng politika, no? Biruin mo, para lamang patalsikin mo ang isang nakaupong elected public official, sisiraan mo ito, no? Wala tayong magagawa. Ganyan po talaga ang politics. Sana lang, ang mga taong nasa likod niyan, totoo yung sinasabi nila. Kasi kung wala namang katotohanan, interest po nila, sinusulong nila dyan. Ganun po kasimple. Dahil hindi ka maninira ng kapwa mo kung hindi ka mag-i-interest for your own good. As simple as that siguro. Ano? Anyway, tuloy po tayo rito. Pero walang bukulan na nangyari, Senator JV? Wala po. Ayan ang ginagamit nilang... Dinanay na ni Senator JB yung bintang sa video, ha? Walang bukulan, ibig sabihin walang budget na pinag-uusapan, walang katotohanan ang mga property na binili daw. Kaso lang may nagsabi sa atin na manunood kanina, taga doon siya, meron daw na bili na property ang dating Senate President Mig Zubiri. Ano kaya ang katotohanan dyan? O, sige, anyway, bigyan natin ng benefit of the doubt ito. Kasi, after all, ang merong burden para patotohanan ng kanilang mga akusasyon ay ang sa mga nag-aakusa. Soon, ginagamit na issue nito mga kumplatter. Mm-hmm. Kaya nga, kasabay na itong paglabas itong video. Pero wala akong ganun, no? Kahit na, Boc Jerry, siguro, continue, siguro, kahit sa Senado, pag may mga ganyang kalaki. O... Pero in fairness mga tol, hindi sa dahil gusto ko si Senator JB Ayres ito, wala pong issue ng corruption si JB. Sa pagkakakilala ko po sa kanya at sa mga lumalabas na balita sa mga nakalipas na panahon, walang anumang issue ng irregularity or corruption na ginawa itong si Senator JB Ayres. Kaya nga, hanga ako sa kanya bilang senador. Kaya nga siya po ay aking ibinoto. Tapos bigla sa isang iglap, ganito po yung sasabihin nung nag-aakusa kay Senator JB na kasabwat siya dito sa bukulan na nangyari sa Senado. Ganyan bukulan. Sisingaw yan eh. Pero obviously ito ay talagang propaganda. And alam naman natin na ang Senado, ang mga senador, mas ano kami sensitive, no? Takot kami sa mga chopper, takot kami sa mga false park na bahay at itong mga supercar, sports car. Sensitive kami because we are nationally elected, no? Boc Jerry, katunying, palagay ko hindi kami huwi mahilig sa ganyan. Mukhang isa kami ng kamera ang mahilig sa mga ganyan. Hindi, ang nag-aakusahan na, no? Ito, seryoso itong akusasyon naman ni Senator JB, inaakusahan niya ngayon ang House of Representatives. Tuloy tayo. Mukhang hindi pa matatapos ang bangayan ng lower at upper house. Ah. Ang binanggit... Pamotor-motor lang tayo. Kaya nga eh. Ang binanggit doon, sabi ko nga eh, pwede siguro maging ahente ng bisikleta o motor si Senator JB. Pero yung helicopter, Airbus. Yung binanggit Airbus. Eh. Airbus. Oh.
May kaibigan ba kayong taga Airbus? Naku po, alam nyo, nangyari yan kasi nagpunta ka sa Singapore Air Show. Dahil alam mo, katunyeng, okay, mahilig ako talaga sa mga aeroplano, sa mga Navy, ganyan. At ako yung talaga isa sa mga sumusuporta sa Armed Forces modernization. At nagpunta kami ng SV Mix, talagang sinabi ko, nag-post ako, window shopping. Dahil para sa AFP po yun, hindi po para sa atin, no? In fact, siguro kahit yung mga retired police officers, itong dati kasi, kaya siguro nalito ko sa Airbus, nung ako ay, nung unang term ko po, ang air yun, ang PNP po, ay wala lang chopper. Dahil nga po doon sa inyong, sa mga brand news, no? Yung mga yung mga pineta sa kanilang kaso, yung maalala, hindi na nagamit. Pula 2006 up to the present. Kaya nung ako yun nandun, bilang chairman ako yung nagdepensa ng local ng committee local government kasama ang PNP, ako po ang nag-initiate na malagyan ng budget para makabili ng limang chopper ang PNP para mabuhay muli ang air unit. Which is ngayon ay buhay na po ngayon. Doon pala nag-ugat yung video, no? Yung mga photograph na kinuha nila para palabasin sa harapan ng publiko ngayon na nambubukol itong dalawa. Si Boy Bukol kumbansagan. Anong video na yon, ang tinutukoy doon si Senate President dati na si Mick Subiri. Tuloy natin ang pakikinig dito, mga tol. Sina po bumili? Airbus. Kaya Airbus. Ako siguro. Kaya kala, sabi, ahente kayo. Ahente kayo. Maghihingi nga sana kami ng balato. Ako po, sa totoo lang, ang kamotor ko, Bok Cherry, yung isa dyan eh, si Husi, Hoykar, Husi, ano, a foreigner yan, nag-member dati yan ng isang grupo, no? Nakilala ko yan, pero, Diyos ko, kahit wine, kahit iPhone, kahit ano, hindi man lang ako nakatikin dyan. Husi, Hoyka, no? At least, nagbomotor, isang foreigner, kahit tanongin niyo siya. At least, kinlaro niyo po yan. Okay, klaro po ha, wala daw pong katotohanan yan. Ayon po kay Senator JB Ejercito. Siyempre, pakikinggan din po natin kinalaunan ang pahayag naman po dyan ng dating Senate President Mig Subiri.